Teresa Ferraris Magbanua, binansagang Visayan Joan of Arc dahil siya ang nag-iisang babae sa kasaysayan ng kabisayaan na namuno sa pakikipaglaban sa mga sundalong Espanyol at Amerikano. Pero bago siya nasabak sa digmaan, siya ay isang guro at nakilala siya sa kanyang husay at disiplina. Sumama siya sa rebolusyon kasunod ng kanyang dalawang nakababatang kapatid noong 1898. Tinanggap siya ng kanyang tiyuhin na si General Perfecto Poblador kahit ito'y may pag-aalinlangan dahil sa paniniwalang hindi bagay sa digmaan ang mga kababaihan. Pero pinatunayan ni Teresa ang kanyang kakayahan sa pangangabayo at pagiging asintado sa baril. Pinamunuan niya at naipanalo ang labanan sa Barrio Yating sa Aklan at sa Sapong Hills sa Iloilo, kung saan hindi naging hadlang ang pagiging mas kaunti ng armas at bilang ng kanilang hukbo. Nang sumiklab ang laban sa mga Amerikano, nagpatuloy siya sa pakikipagdigma hanggang sa napasuko sila sa Panay noong 1900. Noong dumating ang mga mananakop na Hapon, may edad na si Teresa o Nay Isa para makidigma. Pero patuloy ang kanyang suporta sa rebolusyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa kilusang gerilya sa Iloilo. Tunay niyang nakakabilib ang katapatan at pagmamahal sa bansa ni Teresa Magbanua. Ilang mananakop man ang nagdaan, paulit-ulit niyang piniling lumaban para sa kalayaan ng bayan. Kaalamang sari-sari mula sa Knowledge Factory.